knows that I'm a god. Today, so it's 1:34, February 4. Andito kami ngayon sa Tron Lakeshore at kasama namin ang Hilux and Land Cruiser Club of the Philippines. Papunta kami ng Pinatubo. Kasama ko si Victor Neri, pinsan ni Arthur Neri. Meet up is 1 in the morning and roll na kami. Kita-kita tayo mamaya. Naka-join na kami sa convoy ng lakad na to. So second stop namin, papunta kami ng Kapas. It's the first time na makikita nyo siya sa second episode. Marami tayong makikita mga rigs ngayon. Nakakaiba kasi this is the first time na sumama tayo sa grupo na to. So first time natin makikita yung mga nagagandang Hilux at nagagandang mga Land Cruiser. Ang nagustuhan ko dito sa lahat namin, nag-meet kami na 1 a.m. So probably before mag 6 a.m. nandun na kami sa campsite. So mas gusto ko yung ganitong take off kaysa yung aalis kami ng 5. So pagdating mo ng campsite mga 8, 9, 10 or 12, medyo ano na, low pot ka na. Unlike this one, medyo high energy pa tayo. So makakarating tayo dun ng mga 5. Mag-set up tayo. So probably mga 6, nakakapagpahinga na tayo. Then gising tayo ng 12 para mag-lunch. Then the whole day activity. So mas ma-maximize yung time. Maganda itong ginawa ng Hilux and Land Cruiser Club. Magandang take-off to. Sasuggest ko ito sa grupo namin. Supposedly, ang dala kong rig ngayon dapat is yung Hilux. Kaso nga, hindi pa siya tapos. So, kaya rin hindi nakasama sila kamahalan kasi medyo unprepared at biglaan. Kaya ang kasama ko muna si Victor Neri. Walang ginawa, hindi kumanon. Gagawin niya lang doon, kumain, uminom, matulog. Kumain, uminom, matulog. It's 1:42. Maybe bago magliwanag, nasa campsite na kami. Dito na kami at kasama na namin sila. Ito kami ngayon sa Kapas Public Market. And si Direk, kumakaway. Napakaganda ng boses ko eh. Puyat na puyat eh. Yan yung convoy oh. Sir Jay. Binigyan na tayo sticker oh. Land Cruiser Club of the Philippines, Mount Pinatubo, 2023. Ayos. Idol. Kuya, good morning. Good morning. 2:25 and roll out na kami papasok sa jump off. So, andito sila Kuya Mark Ortega, sila Steven Nicolay, mga La Union of Rooters. Masaya to. Andito din si Kuya Shinji. And sabi pa iba. So, nandito na kami sa jump off. Ayun, group 3, group 3. 3 a.m. as a checkpoint kami. So, ganun pa rin katulad nung unang pumasok ako dito. So, kailangan yung dumaan dun sa checkpoint ng AFP and kailangan yung mag-fill out ng waiver and may schedule pa din yung oras ng pagpasok dito sa Pinatubo. Malamig. Malamig! Direk! Sorry po kung may blip. May blip. Malamig. Wala akong dalang jacket. Last time na nagpunta kami dito, may parang balikat ang exercise. Ah, oo. Oh. Actually, experience ko dito, mga 2008 or 9, ganun din, mga second time namin pumasok. Matagal lang kami pumasok kasi may balikatan dahil may mga jet fighters. Doon sila nag-uubos ng missile. 35 daw, Hilux eh.
So, pang 36 yung FJ, pang 37 yung Ranger. Masampid. So, ang temperature natin ngayon is 22 degrees Celsius. Oras natin ay 3:08. Si Victor Neri tulog na. So, yan. Welcome to Ravina Air Base. Crown Valley Military Reservation, Capastar lang. Dami, grabe, daming rig. Mahalang ito eh. Pungin nito. Ito yung kay Kuya Shinji, oh. Ito naman, FJ ni Kuya Mark Ortega. Ito yung idol ko. Hi boss, good morning. Hi, good morning po. Ano pong pangalan nyo? Nico Kamaya po. Hi Kuya J. Kasama ko yung rig na Jack episodes. Everyone is preparing para mag-roll out na at nag-air down lang kami. Kaya ba dyan nakapag-air down na? Roll out! 4:15 the morning. So, ito na. Nakakabis. So, nasa likod tayo ng La Union of Roaders. Sa likod tayo ni Bro Steven. Group 2 tayo. So, consist siguro tayo ng around 45 rigs, LC tsaka Hilux. So, napakadami natin ngayon. Siguro about 1 hour bago tayo makarating dun sa designated campsite natin. Simple lang si Victor Neri, tulog lang. So, nasa likod ko si Derek tsaka si Sir Jay. So, puputok na rin yung araw. It's been almost 5 years yung last na nandito. Kasi that was 2018. So, dito ang iingatan nyo lang yung mga malalambot na buhangin. So, maraming balakaw moments dito pag halimbawang lusak na talaga yung buhangin. Isang malapad na kapatagan naman to. So, wala kayong masyado magiging problema dito. Pero siyempre lahat ng trail yung mga tinatago man yan budol, so kailangan lang talaga sundan nyo yung nasa harap nyo para alam nyo kung saan nyo ipoposisyon yung ring nyo. So dito sa dadaan natin yung Toyota all throughout Toyota bandang doon pagdating doon sa may kalagitnaan may mga ilog doon na dadaanan natin, which doon madalas may mga nababalao lalo na pag masyadong mabigat yung rig mo. And ingatan nyo lang dito, huwag masyadong magtutukan dahil minsan pag sobrang alikabok wala ka nang makita. So yung nasa harap natin ngayon is a mega cruiser. So yung kamukha ng Hammer, mas malaki siya sa Hammer technically. So malamig talaga din dito ngayon. Right now it's 20 degrees Celsius. Sab tulog mo boy? Di po. Haba tulog mo eh. This is my third time na pala dito. The second time na dumaan ako dito was the Philippine Expedition. Yung hinose nila Kuya Tim Wasot. Kasama ko rin sila Kuya Arman noon, sila Bro Jorel. Kami magkaka-convoy noon. So pangatlo ko na pala. Mali. Yung una was the FECP, the second was yun nga. So yan, nasa harap natin ngayon, isa sa pinaka-famous na classic LC, LC-80. So yun, yung iba nag-aantayan dun sa gilid. Oh! Mayroon palang nabag. Lumubog yung isang LC dito na, ano yan, 76. So yun lang talaga yung pinaka-technical dito. Makatsempo ka ng malambot na buhangin. So huwag din uupakan kasi talagang kakayod ng kakayod at lulubog. So ito ang ating first ever river crossing. Compacted naman, so safe. Moving on. Kontayin lang tayo ng konti. So isa sa rule of thumb ng off-road, ang babantayin mo yun nasa likod mo, hindi yung nasa harap mo. So
make sure na nasusundan ka at may visual sa sayo yung nasa likod mo. So, andyan na sila direct. Kung susundan mo yung mga tire marks, meron kang mga masusundan. May mga daan kasi na papunta sa ibang lugar. So, mas maganda pa rin kung may visual ka dun sa nasa likod at nasa harap mo. Pagdating namin sa campsite, set up namin yung bagong tent namin. Ang dali lang niya i-set up, super dali. Tapos magluluto kami ng breakfast. Gutom na si Benji. Oh. So yan, tumataas na yung likabok. Kaya make sure keep safe distance kasi medyo low visibility na. At least 3 to 5 rigs apart kasi bulagaan talaga pag ayan, ayan ah. See, talagang halos wala ka nang makita. Oh, yung mga naglalakad. So careful din kayo dito kasi marami ng mga locals dito na naglalakad katulad ng mga makita. So, ang hirap lang dito, hindi ka makakuha sa labas kasi talagang maalikabok. So parang dashcam beaming tayo. Susundan lang natin yung saan sila dumadaan para sigurado tayong walang balahaw. Mahirap pa balahaw dito. Wala kang pagsasabitan ng winch. Talagang kailangan may recovery rig na tutulong sa'yo. Dapat maintain the momentum para hindi rin kayo lumubog. Ito yung rocky part ng papuntang Pinatubo. Yun, medyo stuck na siya dun. Re-recover siya nung mega cruiser. Grabe, ang tulin ng winch niya, oh. No? Ang lakas, oh. Diretso lang, man. Diretso lang. Grabe. Oras natin, 5:35. 20 degrees Celsius. Na-recover na yung Fortuner, so continue na tayo. Pero natatanong pa naman namin yung trail ng convoy. So isang mahabang purong ganitong terrain magsasawa kayo dito. Pero maganda dito pag umaga. So ito yung drop. Sa daytime makikita nyo to parang nasa Jurassic World kayo. So ayan siya, palusong siya. Pero di ba siya literal drop na drop? Actually itong daanan na to, kung may GPS kayo, makikita nyo to. Katulad dito sa navigator. Yan, sa navigator nakikita yung Botolan 4x4 trail. So, hindi rin kayo maliligaw basta-basta. Susundan nyo lang yung GPS nyo. Ito, ito yung favorite spot ko dito eh. Yung dadaan tayo sa gilid ng mga bundok. So since pumasok tayo sa Botolan Trail, also known as Pinatubo Trail, so this is 13 kilometers na away from doon sa jump off. Nakapag-regroup na kami with the convoy. Hindi ko alam kung ba't kami nakahinto. Baka ay naantay na makapag-regroup lahat. So kumpleto, may ambulansya tayo dito na 4x4. O diba, nakatrepador pa. So medyo inampas na naman tayo ng kahirapan. May sumama dito na G-Wagon. Grabe. It's 6:12 AM at andito na kami sa aming campsite.
Lilipat na tayo sa ating camp spot. Nandun na sila direct. May nakita sila magandang spot. Doon tayo papuesto. It's 6:56 in the morning. Napagandang araw. Gising na po si Victor Mary. malamig dito. It's 19 degrees Celsius. So, mukhang masarap ang tulog namin mamaya. Pero sigurado mamaya tanghali medyo mainit. Ito yung mga 4x4 na pwede nyong sakyan kung halimbawang gusto nyong mag-tour dito sa Pinatubo. And kung wala pa kayong 4x4 at gusto nyo palang subukan. Kami sa aming camp spot and nagsisetup na kami. Actually, halfway there. Si Direk, zombie na ng apat na araw. Pero dahil dyan, meron ako naisip na dapat nyo abangan. Ano? Yung show po ni Boss Jack sa Nito Tires. Nakaisip ako ng pangalan ng show. Ano? Secret muna. So yan, may 270 awning dito. Then yung ARB namin and then Kings. Ulam natin ngayon sinigang na iguana by Chef Marbs. Chef Marb. Ayan po, binaba na po niya ang pinamalengke namin. Nandito na sila Kuya Shinji at ang ating Boss Nok. Ang cowboy na walang gitara. Kuya, kamusta po? Okay lang po. Medyo malayo kami dun sa isang campsite. Ito kasi yung napili naming spot kasi ang ganda dito eh. Tignan nyo. Oh, di ba? Malamig ngayon. Nakalagay sa thermometer, it's 20 degrees Celsius pero parang mga 18. So, ito ang aming kitchen. May dalawa kaming super kalan. Tapos meron kaming baong. Ah, malamig. Siyempre. Ide-demo ko lang yung ano, yung bagong budol sa akin ni Joel. Mag-ingat kayo sa taong yun eh. Wow, naka-plastic pa! High back to boss yung sa'yo, mga ngawit yung leeg mo dyan. Ngawit yung leeg. Tignan mo naman. Ayan lang yun oh. Yeah, grabe naman yan. Pre, hihilahin mo lang yun. Ano kaya yung capacity niya? Ah, si Ninong Ray umuupo dito. Ah. So alam mo na, matibay ito. Matibay yan. Tsaka made in Japan. Made in Japan? Parang nito. Oo nga, parang nito. Naipasok mo pa yun. Naipasok pa natin yun, mga kaibigan. Ayan. Nakikita nyo po. Mas isushoot mo lang itong mga... Ah, high back nga. Ah, tas nakasuspend ka. Siyempre. Yan ang maganda dyan. Ang gaang oh. Oh. Ah. Yan. Kaso wala kang lalagyan ng beer. Hindi, madali na yun. Do! kaya nga meron tayong ano eh. Rap. Kaya po, Derek. Sana uugoy to. Isang gala. Boss, yung ano, uugoy to, promise. Sausage and eggs by Bostro. Ano masabi mo kay Blakey dahil high blood na siya? Magpalit na siya ng kaibigan. Grabe yung setup nyo, kuya. Tatlong rooftop tent yan, ha. Hmm? Dalawang rooftop tent yung nakaka-mount dito, sa LC na to. Tapos may hila-hila siya. May trailer siya. May RTT din. Ito naman yung rig ni Kuya Shinji. Grabe, wild. Naka-traps. Kanya-kanyang setup na ng mga tutulugan kasi may mga naunan sa amin. Ayan po sila.
Ang ganda na po ang kanilang mga tulog. So, ito yung polar na tent. Napakadaling i-setup niyan. Okay. Since naka-setup na ang ating tent, setup naman natin ang ating airbed with the help nitong EcoFlow. So, ipa-power up natin tong air pump gamit tong EcoFlow para sa ating airbed. Hindi mo na kailangan bitbitin yung airbed mo sa tabi ng sasakyan mo para isaksak sa car socket kasi meron ka na nitong power battery. It's 9:20. Masyado pa maaga kaya magmememe muna kami tapos magluluto kami ng lunch pag gising namin ng 12. Magaling direct na! Hoy, EcoFlow baka naman. Magla-lunch na kami at bisita namin ngayon dito yung mga admin ng Hilux Club Philippines. Boss, cheers! Cheers! Ikaw ba? Meet ko rin personally si Jake. Ano na to? Alam po. Ang paboritong party ng lahat, lunch time. Let's go! Meron tayo ditong pampano, adobo, chop suey, pangus. Asan yung ano mo direct? Chili garlic sauce. Chili garlic. Guys, support niya naman po, small business. Kain na po! Boss, kain na! Let's go! Kain, kain! Nasa gawaan, boss kita. Drop na ng garlic. Pagkatapos kumain, it's 2 in the afternoon. Tamang siesta ang lahat. So, borlogs na sila. So, isa to sa magandang gawin pag nagka-camp, makakapagpahinga ka talaga. And tahimik yung paligid mo, tas maganda yung weather. Ito, tignan sila. Kanyang-kanyang tarima sila eh. Ito, mas wild. Pala ko hindi ako makatulog. Mag-iikot-ikot muna ako dito. Yan yung mga locals. Karamihan kasi sa kanila dito, may mga inaangkat sila. Katingin na may nagtitinda ng puso ng saging, ng luya. So, may ganyan-ganya silang ano dito. Kabuhayan. Ito si Kuya para magka-camp siya dito. Tingnan mo. Oh. Diba? Okay. Malamig po yun. Malamig? Parang yellow po. So, iniinom niya doon? Okay. Oh. Ano yun po Kuya? Tignan mo. Totoo nga. Hindi, wag na. Sayang naman yung kinuha mo. Oo nga, malamig no? Parang yellow. Oo nga no. So, meron silang kinuuna ng tubig dito. Na malamig. Hi ate! Ano luto mo? Luto, piles po. Pile? Piles. Chicken. Oh. Chicken? Ah, piles! Okay. Dito yung kuha ninyo ng tubig? Opo. Tara natin. Oh, may mga bagets dito. Malamig yung tubig? Malamig. Malamig? Diyan ka umiinom? Ah. Oo nga, malamig. Totoo nga, malamig. Malamig ah. So, kaya pala sila nandito. Pag may mga tourists, katulad ng activity natin ngayon, mga 4x4. So, isa sila sa mga nabibigyan ng mga tulong like foods. So, yun yung inaasahan nila from us sa pagpunta dito. So pagpupunta kayo dito, make sure may dala kayo for them. Puntahan natin yung iba. Ano yan kuya? Buko. Buko?
Ang layo ng inaangkatan nyo niyan. Wala namang puno ng buko dito eh. Doon. Malayo mo yan. Dinalayo. Pag pinanggalan nyo. Nga ng kulong-kulong kaya 50 na nga yung isang... Bibili tayo ng buko. Tuloy yung sampu no? Baka naman buko salad na yan. Sampu. Kuya yung masabaw ah. Hiram pa yung motor. Hiram? Akala ko sa'yo yan eh. Alam ba nung may-ari na hiniram mo yan? May boundary. May boundary? Magkano? Ano yan? 500. Oh, kaya lang nga, maubos mo yan. Kaya pag hindi na binta ito, walang luhi. Abunado. So magpupunta kayo dito, magandang punta dito, January, February, or early March. Kasi pag mga April na, napakainit dito, hindi nyo gugustuhin. Pero ngayon, parang wala na sa Tagaytay, hindi mainit. Maganda yung panahon, malamig yung hangin, kaya... Sap ng tulog nila, oh. Tiki. Ako din. Mag-siesta muna. Ano oh. Tol? Kahit sa'yo mamaya. So, it's 5:10 na ng hapon. Lumalamig na ulit. So, gising na po ako yung mga kaninang tulog. Yan na po. Mga nakatayo na po sila. So, ang gagawin natin ngayon, magluluto na tayo ng ating dinner. Ano yan, Boss Marbs? Chicken bahala na. Fried chicken bahala na. Tapos meron kaming liempo, ihawin namin. Tsaka liver steak by Victor Neri. Si Boss Nock tulog pa. So, napakinabangan din natin itong ating solar panel from the flow. Meron na siyang 47%. Ginagawa naman ni Direk ang kanyang famous ampalaya salad na turo ng nanay ko. Meatloaf na maalat. Iyan po yung pinakauna ko nag-trending na video. Kaya ako natuwa mag-TikTok dahil doon. Boss Marbus, pati nga ng bahala na chicken mo. Sarap tulog ko eh. Talagang magtupa yung mata ko eh. Baso, chocolate. Mami, miss ko na si Mami siya eh. Pagyakap ko. Ang laki nun dyan eh. Si Victor Neri pala eh. Mag-up muna tayo ng sugar. Kit Kat tayo dyan. Appetizer ko yan. So, ano pong feeling pag marami nagpapapicture sa'yo? Wala naman po. Sanay ganun eh. Sanay yan. Hindi, yung mga una. Noona, nakakagulat, siyempre. Bali yung picture sa'yo. Samuel, boss, ikaw po si Jack episode. Opo. O picture po, di ayaw ko eh. Sige po. Tapos biglang sinayin niya sa'yo yung kasama, ang dami pala na, lalika. Ito lang yung sigurado kaya ito. Miguel, baka naman. Clover. Baka naman. Yan na yung ano, special delivery of book. Yan lang kuya, yan. Laman. Top yan, no? Ampalaya. Pwede din ako sa ampalaya. Pagka ginawa nyo to, check na bababa ang sugar nyo. Ano to ba yun? Hindi ko alam. Problems. I would never thought that you could be causing these problems. It's my soul. Tomorrow morning, maaga kami magpa-pack up. Aakit kami sa Pinatubo. So, yun ang abangan nyo bukas. Last time na nakita ko yung Boss Jack, 2008. Pero lake din yung gitnanan, di ba? Tapos ano, pwede maligo, pero bawal kang makainom. Because of the high sulfur content. Oh. Pero good for the skin. Totoo ba? Oo nga! Pwede ka maligo. Pero good for the skin? Yes! Oh. Sulfur yun eh. Sulfur yun. Eh, di ba may mga brand ng sabon na yung sulfur? Yeah. Oo. Luto na yung bahala na chicken. Grabe, oh. Ano kaya yung lasa nito? Parang chicken ah. Sama-samang ano lang. Ito, mga kayin. Ano ba ito? Expired na... Gongchak? Something. Gongchujang. Yan. Thyme. Pero inamoy naman namin. Oh. Amoy expired? Pupuntaan namin yung mga taga Land Cruiser Club of the Philippines tsaka yung mga
HCP. Lamig niyan. Yung campsite. Ang ganda tignan ng campsite, oh. Parang may feast. Kain po. Kain po. Hello po. Jack! Kwedos! Kasing ka na! Wala, di ba? Kagigising ko lang. Ate, bibigyan ka ng beer. Hindi ka pwedeng di malalasing. Inom, inom. Sabintari mo mga ininom namin dito. Ano? Ano yung ininom niya? Halika, halika, halika. Grabe! Ano ininom nila Tito George? Ayun yung mega cruiser, oh. Ang lakas yan, nakagigilpin pala yan. Ang bilis mag-winch ka gabi. Oo nga eh, no? Tuli, no? Ang ganda at ang sarap sa feeling na makasama dito kasi talagang masaya eh. Oh, everyone is enjoying. Para tayo na sa Mars eh, no? Bakit? Nakarating ka na ba sa Mars? Pops, kain! Sige lang po, kain lang po. Yeah. Barangay Loopan eh. Galing lang po kami dun sa Barangay Tagay. Hilux Club PH. So, this is the first time na naramdaman ko malamig dito. Kasi twice ako nakapunta dito, parehas day trail lang, parehas mainit. So, ngayon ko lang na-discover na masarap pala mag-camp dito pag January, February. So, next time, yayayain ko yung pilops dito. All original yung fuego. Pag siya nandito siya yung guwapo. Alam mo maganda dito, sobrang family oriented ng grupo na to. Yo guys! Hilux Club, congratulations! Yay! Nasaan sila kayo dos? Ayan. Diyan lang yan. Tatakas na ako. Alat. Pop? Pwede pulutan to eh. Bahala na chicken. Ni Kuya Marbs. Natikman mo. Sarap? Parang inobin eh. Parang binetchin lang. Parang bago Decathlon HMR. Tsaka ano, dati sa computer parts. Yeah. Computer parts siya sikat talaga before. Good morning. It's 10 minutes before 7 a.m. at tupuntahan natin today yung crater ng Mount Pinatubo. And it's 7 kilometers away from here. And pagdating natin doon, it will take us 20 to 30 minutes hike para mapuntahan natin yung mismong crater. After that, we'll head back home na. So ngayon, mag-breakfast lang kami, then pack up, and then roll out na tayo. Tura. Abo. Ayop ka talaga. Okay, corned beef, itlog, bacon, tocino, tsaka drone. Tapa, tsaka drone. Drone with garlic. Garlic drone. Garlic drone. First dibs. 1-7, so, diba? Benta mo sa kuhan eh. Yan ang ating almusal, oh. Ito po yung patatas na nalagyan ng konting corned beef. So yung mga hindi namin nalutong pagkain, binigay na lang namin galaat eh. Dami nila dito eh, oh. Ano yan ate? Sinaing? Wow! Tapos, asa na yung lempo? Yun oh. Ito sir, inihihaw. Hulutan. Hulutan? Oh, walang kalakir eh. Walang tira sir, walang tira. Oh, di ba? Wala eh. Ang matira lang, yung yepo at saka yung ano eh. Asa yung bangus? Nandyan din. Pangulam mamaya sir. Pangulam. Pangulam mamaya. Yan, pulutan. Oh. Walang alak sir eh. Walang alak. Ganyan yung pag? Ihaw ng mga pulot.
Katutubo mo. Mga katutubo, ganyan yung pag-ihap. Halilut. 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 Good. Hindi din namin na-consume yung binili namin buko sa kanila, kaya ibabalik na lang din namin sa kanila. Tapos, naghahanap sila ng alak, kaya ito, ibigyan natin sila ng pilpilsin. Cheers kayo. Cheers. Masarap ang binigay ni sir. Pilsen. Ito sir, ito masarap yung sinambilga na ihaw. Yan, pawiwi ng balayan. Pilsen, baka naman. So, ready na kami para mag-camp out. Para pumunta sa Pinatubo. So yun, rolling na tayo, going to Pinatubo. Mainit na, so nagtanggal na ako ng jacket and nag-slips na ako. Ito yung ano, sitio. Yan yung isang parang barangay nila dito, community, no? So thank you nga pala kay Boss Joel sa napakagandang cup. Okay, camp out by Overland Kings. So, mas maganda na ngayon natin ito pinuntahan bago umuwi. Kasi kung kahapon, mahirap na mag-set up ng camp kasi sobrang init. So, sinamantala namin na malamig pa yung panahon habang nagka-camp kami. Bago namin nag-prepare ng aming kakainin. So, 10 o'clock in the morning. Tirik na yung araw. So, 7 kilometers daw. So, sa takbo natin ngayon, siguro matagal-tagal pa ito. Siguro mga 30 minutes. Depende sa terrain, pero sa nakikita ko wala naman akong nakikita ang dadaan ng mahirap kasi puro tire tracks. Ito yung usual na dinadaanan nun nga yung mga kahapon na nakita natin, yung mga 4x4 na nire-rent para makapunta kayo dun sa Pinatubo. And marami kang makikita ang ano dito, rock formation na kaya ako sinabing parang nasa Jurassic World kasi talagang parang nasa Jurassic World. Okay, so sa akin, I cannot recommend 4x2 dito kasi mahirap, not unless meron kang kasamang mga 4x4 na i-recover ka. Pero if you're planning na going dito sa Pinatubo on your own or pares kayong 4x2, I suggest wag. Pero yung mga naunang dinaanan natin kahapon, mamaya makikita nyo napakalalaki ng bato and 80% chance na mabalaho kayo sa mga buhangin. So, yung mga rock formation na nakita nyo na yan, ano yan, part yan ng pagguho ng mga lupa. So, makikita nyo tapis yan. Tatakbo natin is only 20 kilometers per hour. May enjoy lang natin yung paligid. So, pag kayo nandito, enjoy nyo rin. Actually magandang huminto para mag-picture pero mamaya maghanap muna tayo ng magandang spot. Napakaganda. Maganda ba? Boss, napakaganda boss. Sobra, pusog sa mata. Anong masasabi mo kay Blakey? Blakey, pagaling ka. Ay lang, wala lang iba. Isa na namang napakagandang rock formation na tanawin. Mami, say I miss you. Yeah.
Ito yung mga 4x4 oh. Ang mga nire-rent ng mga turist. So, feeling ko maraming turista ngayon. Ayan o. Oh. Puro LC gamit nila o. Oh. Ay po! Hello! Ingat! Ganda dito. Puntaan nyo to. Mga off-road enthusiasts, mga overlanding enthusiasts. Puntaan nyo to. Ganda. Sulit na sulit na sulit. Ano po na tayo ng parking? Mainit na, pero sakto lang. Lamig naman yung hangin. Komportable. Kailangan lang talaga. May sleeves ka, kundi tostado ka. Siguro mga 1 hour ba? Sabi 30 minutes lang. Eh, yung pababa daw, straight 40 eh. So, pagpake. Ah, back and forth. Hakbang na ba ako, Boss Jack? Okay, hakbang na po. Okay po. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Hello po. Welcome to my vlog. Hi. Okay, bang tanawin na naman, Boss Tro. Napakaganda rito. Mga pet ni Blakey oh. Blake, andito yung mga alaga mo, Blake. Mamaya pag-akit natin dun sa Pinatubo, magda-drone shot tayo. Para mas ma-appreciate mo yung buong paligid. Okay. Andito na kami sa papasok ng mismong crater, wheelie break, water break. So may konting trivia din dito. So in less than 20 minutes nandun na tayo sa crater. Ang tanong lang, saan ka dyan? Pag nag 20 minutes ka, matik na Kuya Sok. Dun sa pinanggalingan namin, 25 minutes. Considering mo na lang na mabagal ka, 20 minutes. So 45 minutes nasa crater ka. May nakita kami dito maliit na jacuzzi. Tingo tayo direk. Sarap ko. Enduro riders pa. Kuya, ingat po kayo. Enjoy, boss. Blakey, hey no? Woo, sarap. Two stroke. Hardcore. Hardcore yan, boss. Ano, Jarvis na yan, ah. Sarap. Stairway to Pinatubo. Ay, grabe. Grabe, pag nakita nyo to. Tignan nyo na lang. Palipad din natin yung drone, okay? Tapos na ako mag-drone. Medyo malakas yung hangin, binaba ko na si Direk naman. Ano Direk? Baby kasi yung drone mo. Nakampu! Ganda dito sa view deck ah. May tindahan. Tapos... Pero kaya magbaba eh. May mga upuan. Isa. At yung mga Pinatubo, nung hindi pa sumabog, isang buong bundok siya, umuusok sa baba. Pagdating ng 1991, sumabog po siya. June 15. Pagkatapos niya po sumabog, ito na po siya. Nandito lang po tayo sa gilid niya. Ang pangalan mo, kuya?
Eddie? Kuya Eddie. Dito kayo bibili kay Kuya Eddie, ah. Huwag kayo bibili sa ibang tindahan. Kasi siya lang yung tindahan dito. Ano, Direk? Sulit ba? Sulit ang pang-ilan mo? Pang-apat. So, sulit naman? 15 years ulit. Sulit. Sobrang sulit. Yung 45 minutes sa hike mo. Diba, ganda? Huwag nyo kakalimutan magdala ng pera dito kasi mahal ang mga bilihin. Tulad ng tubig. Pwede! Lahat ng inumin mo tago 100. Oh, 100 yan, sir. Oo. Oh. May mga souvenir pa, oh. Magkano yung souvenir? 100 din, sir. Yung kitchen, 15-50, sir. Kamig, gago. Kaya, no? This is the town in Manila. Isa sa sasakyan ni Victor Neri. So, palabas na kami ng Botolan Trail. So, habang palabas, papakita din namin sa inyo yung mga dinaanan namin nung papasok kami dahil during night time niyo siya nakita. So, para makita niyo rin siya during day time. So, ito yung isa sa pinakamagandang way para ma-enjoy niyo yung Pinatubo. Bukod sa pag-overland and camping dito, dapat akitin niyo din yung Pinatubo crater. Sulit ang pag-akyat mo. 45 minutes! Eh, at least nakapag-exercise ka pa. So, ini-invite ko ang lahat na pumunta kayo dito, explore nyo yung Pilipinas. Bring your family, tropa, yung mga mahihilig sa off-road, try nyo dito. Yep, pwede to sa beginners, sa mga nagsisimula sa off-roading. Very, ano naman siya, dito 4x4 friendly. Hindi naman siya wasakan ng rig. Iba yung feeling din na nakita mo first hand yung Mount Pinatubo. And syempre, malaking part din siya ng history natin. So kung nakapunta kayo ng Lake Mapanuepe, yung sunken church doon, so kung bakit siya lumubog, dahilan yun ng pagsabog ng Mount Pinatubo ng 91. Yung mga gusto ng ganitong adventure, gawin nyo agad kaya nyo kasi sayang, ang time, babalik kami nila kamahalan dito. Meron lang school affair, yung mga kids ngayong weekend, kaya hindi sila nakasama. So paggabi, nakita nyo naman yung Land Cruiser Club Philippines at yung Hilux Club Philippines. So, ang ganda ng bonding ng grupo nila, talagang family-oriented yung bawat isa. Makikita mo, nag-enjoy yung bawat isa sa camping. Even yung mga kids, yung mga mommies. Siyempre, mga daddies, di ba? Pag pumunta kayo dito, make sure, 4x4. So, mas maganda, at least group of 4, group of 5. Tapos, maganda yung may experience din sa off-road kasi kailangan pag nabalao kayo, may tutulong sa inyo mag-recover. So, ito yung isa sa favorite kong dinaanan namin dito sa trail na to. Diba? Diba, diba? Super amazing. Oh. So kapag bago ka sa off-road, ma-enjoy mo to kasi maraming patag na pwede mong i-high speed run katulad na itong ginagawa natin ngayon. Siyempre, gusto mo malaro mo yung sasakyan mo, kaya perfect way to enjoy it din. Maganda din itong trail natin. So ito na yung mga dinaanan namin nung night time. Ito pa yung mga tanawin na hindi nyo nakita kung dinaanan natin to noong gabi. Yan o. Grabe. Sobrang lawak nito. Pwede ka mag-donut ng mag-donut dito hanggang maubos gulong mo yun. We'll be right back.
ito din yung isa sa mga inaantay ng mga nanonood sa atin. So, babatiin natin sila, mag-shoutout tayo sa kanila. So, to start with, unahin natin si Miss Leigh Bautista. Pinababati niya si Sir Jeff ng Top Off Road. Happy happy birthday Sir Jeff. Siya po ay may-ari ng Top Off Road PH at meron po silang bagong branch dito po sa may Kalamba and dito sa Santa Rosa. Also, binabati ko rin si Christopher Anyago watching from Dolores, Quezon. Lagi akong nakasubaybay sa inyo, Jenny, Janela at si Topper. Thank you for watching, Bro Topper. At binabati din namin si Mot Zito and si Kuya Jones. Hi Kuya Jones. And syempre si RJ Mabano. Binabati din namin si Ma'am Princess Policarpio. First time to comment me and my husband, Paler Policarpio of San Jose del Monte, Bulacan. Thank you po for watching. At syempre binabati ko rin si Kuya Tats Ai. Hi Kuya. And binabati din po namin si Joby Abellare. Pinapabati niya po, birthday po ng wife ko ngayon. Sana po babatiin niyo siya sa video greet. So happy happy birthday sa wife mo Joby. Si Miss Kay, thank you so much for watching Jack episodes. More birthdays to come. And also binabati din namin si Alexis Java Quirkis. So hi idol, kamusta? And binabati din namin si Boyong Nasalga. Hi idol, thank you for watching. Si Paolo Dueñas, si Jenny Beth Licayan o Caunilla. Belated happy birthday noong January 19. Binabati din namin si Christopher Garcia Ogaña at ang kanyang asawa na si Jenny Hanelia. Thank you for watching, nakasubaybay daw sila lagi mag-asawa. Also, binabati din po namin si Ma'am Imelda Garcia watching from Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Thank you po for watching. And binabati din natin si Peter Panlilio na lagi ding nanonood kasama ang kanyang misis. Binabati din namin si John Nelmer Marquez, si Ian Lahum, at binabati din namin si Kwento ni Cali na hanggang ngayon nasa Philippine Loop pa nila. Ingat po kayo kuya. Binabati din po namin si Neil Gerard Aying from Davao City. Salamat po. Thank you po for watching. And si Jetrus Anasin. Hi Jetrus. At binabati din namin si J. Mark Dumaran, mga car wash boy ng Race Car Wash. Ayun nga, kanina nag-shoutout ako. Tapos biglang dumating si Bay. Biglang dumating si Osbang. At kumain muna kami. So hindi namin pinakita yun kasi wala naman kayong makikitang maganda doon. Wait tayo, shoutout natin habang nagpapahangin kami dito sa Shell. Pinabati ko rin si Sean Michael. Shoutout Idol Jack, been here since 3,500 subs pa lang. Tanda ko mga clips ni Lalos mo nun, sobrang solid. Safe, ride safe Idol. Shoutout din kay JC Manglo and kay Van Christian na umorder ng Jack episode shirt pati ng mga enthusiast shirt. So yung mga hindi pa bumibili, available pa to at magre-restock pa tayo kasi madami pa ang hindi nakakabili at nagpi-PM na gusto pa nila ng ganitong shirt. And binabati ko din si About Karen sa kanyang YouTube channel. Nakakaaliw talaga kayo panoorin Jack and Kamahalan. Salamat din pala sa comment niyo sa post ko sa FB. Hi About Karen. And binabati ko rin si Irene. And shoutout din kay B-Boy J. Doc, yung mga Hailil, yung mga grouping, yung minute ko dyan sa Boracay, si bro B-Boy, birthday niya noong January 20. Belated happy birthday bro. And birthday din pala ni Jazer Carpio. Happy birthday, birthday niya noong January 17. Wait lang, forward tayo kasi may maghahangin. Pa-shoutout din kay Jay Anao and kay Road Trip and Adventure Philippines. So binabati din namin si Rocky Bonds from Cebu City, si Mar Aerial Photography and Video. Shoutout din kay Ramil Lizardo TV, kay Eric Coronel. So birthday niya last December 17, belated happy birthday. Wait lang, pinaurong tahalit. And
Binabati ko din si Kenneth Tiki, new subs here. Ang sarap manood ng vlogs mo. Sana balang araw makabili din akong pangarap kong jimny. One day, mabibili mo rin yan, idol. At pag may jimny ka na, message mo ko, mag-trail tayo. Shoutout din kay biyahe ni Jeff, kay May Sabater, kay Jamaica Bilen na nag-comment sa atin. Sarap po ng bonding nyo with kiddos and friends. Ganda ng place, sarap mag-unwind. Ingat po lagi and God bless. Thank you po! And shoutout din kay SD Pinoy TV. Diyan ako pinanganak sa Koto. So nag-comment siya sa ating episode ng Koto Minds. Shoutout din kay Dennis Bagaporo. Shoutout din kay Jerson Labadan. And kay Yuri Lachica na na-meet ko last Manila Auto Salon. Shoutout din kay John Mary Rose Guita de Lima. And kay Arum Dipal. Shoutout din po kay Marta Bernardo Santos. Pa-shoutout po, hashtag the saints. Lagi po namin inaabangan ng husband ko yung videos nyo. Thank you po, thank you for watching. Shoutout din kay Paulo Dueñas, kay Arniel Bulski Castro Birde. Shoutout po for Aning Suplading Moto Farm. Ay, lagi nagko-comment yan. Thank you po for watching. At sila po yung taga Sagay City ng Negros Occidental. Shoutout din kay Carlo Kimoy and Alan Santos and Kim Michael Amugis from Davao City. Naghihintay na ako sa video mo. So abangan mo to, idol. Sana mapanood mo to. Shoutout din kay Edison Perez, kay Aris Ancheta Perez, and kay Brian De Asis and Joel Trinidad. Also, binabati ko rin si Nico Moreno from Laguna. Thank you for watching, idol. And binabati din namin si Mendoza Sumali Samuel Leo. Also, binabati ko din si San Diego Dollar. Lagi rin nanonood sa atin yan. Si Hasan Mangulamas. Hi, Hasan Mangulamas. And pati diyan si Jose Antonio Gumapak. And also, belated happy birthday kay Karen May Escalante. Happy, happy birthday. Sorry, late ko na nabasa itong mga message nyo. Minsan lang kasi kami mag-open ng aming inbox. So, pasensya na kayo. Shoutout din kay Peter Panlilio. At kay Papa Chinito, idol, ingat ka dyan sa France. Pasensya na kung di tayo nagkita. At thank you sa pag-purchase din ng shirt. Mag-ingat ka lagi sa pagluto mo at pagaling yung kamay mo. So nagkaroon siya ng carpal tunnel dahil isa siyang chef sa France. Shoutout din sa Overland Kings, Middle East and Bisaya Boys from Hasan Mangulamas. At binabati ko din si Dada DG at ang kanyang kaibigan na si Jepoy Agrabio. Maraming maraming salamat. Belated happy birthday and thank you for watching Jack Episodes. So, yun lahat ng ating mga shoutout. Pasensya na kung yung iba hindi pa namin nabate. Next episode na lang. So, pauwi na kami ngayon. It's 4:18. So, maraming maraming salamat sa panonood ng Jack Episodes. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe na nanonood ngayon, please huwag niyo pong kalimutan. And sa mga ating dati ng subscriber, thank you for watching. And sa mga bago nating subscriber, welcome po. So, yun lang guys. Kita-kita tayo sa susunod na episodes. Ingat!